Pagkakalitipid lang, hindi nagpukulipot. Businessman talaga siya. Alam mo kung bakit? Alam niya kung kailan siya magbibigay. Saka pag negosyante, medyo may kapatid na ano yan, diba? Pakwenta-kwenta. Bumili sa akin ng ticket yan, ha? Nagpa-concert ako, bumili siya. Ilang ticket ang binili? Kasunod, lakad ko daw siya na magkapelikula doon sa siyang film production na PR. Okay. Ako naman, kami naman yung grupo namin may experience yan na sabi niya gano'n, oh, maganda tayo, mag-get together tayo one time. Okay. Diyos ko, 3 years na wala pa. Hanggang ngayon wala pa. Hanggang ngayon wala pa. Drawing. Yung kanalan niyang gift certificate sa mga restaurant. Sa restaurant. Ay, wala naman. Okay. Restaurant. Susunod mo? I like him naman. Okay lang. Uy, ito. Malapit sa'yo. Ay! Malapit sa'yo. Talaga. Yung ano niya ba? Pwede ko mag-comment. Pero so, yung simula ng spelling ng pangalan niya, yun din ang simula ng apelyido. Oo, double. Certified daw yun, ha? Papa talaga. Si Papa, Papa Corripot. Pero sa iba, Tita Chris, yung nagigit. Alam ng Diyos, hindi rin. Hindi, walang biro. Ito naman, ang hiling ko lang sana, sa laki ng biyaya na dumarating sa kanya, na isa rin naman ang mga manunulat sa dahilan kung ba't niya naabot ang kanyang tagumpay, sana naman marunong din siyang mag-share. Hindi naman kinukuha ng mga manunulat ang kumpleto niyang kinikita. Makapagbigay lang siya ng konti. Pinapagod naman ba siya, Tita Christina, ganun? Ano yun, napagod na rin ako. Napagod na rin. Mano ba naman, mamigay na lang sila mga i-endorse sa mga produkto? Meron ganun, para mga t-shirt. Magpa-ice cream siya minsan. Kaya lang kasi, June, kay Richard, kay Reyno, kailangan ba talaga ng isang artist na mamigay sa mga reporters? Hindi naman kailangan. Parang kusang loob. Hindi pwersado. Kaya lang, minsan malaki influensya yung mga taong nasa paligid. Hindi, saka malinaw, pagtanaw ng utang na loob. Oo. Kasi may nagagawa ang mga reporters sa mga personalidad pero, na tulad. Yeah. Eto, next. Ay. Nagiging kuripot, ba't minsan naghihirap to sa pera kasi, di ba? May mga balita. Mahilig siya mag-casino. Ay! Naku, doon pala, parang alam ko na kung sino siya. Mahilig siya yung mga online. Oh. Ito ba yung nagsabi na? Sa casino. Siya mismo yun. Yung kwento mo yan. Sa isang laruan na, kumbaga, talaga namang nag-disguise pa siya kunwari. Noong una parang alam mo, makakilala na siya yun. Tapos, dahil may mga reporters na nakasabay doon, parang umiiwas siya, makilala na siya. Sabihin mo nang sila yung bukas. Oo, sila yung bukas yung kanyang katabi. Pero eto na. Siyempre, nung makita niyo yung mga mas kilala niya mga reporters, binati na niya. Pero bago kasi dumating yung mga reporters na yon, meron na siyang one-on-one sa machine na kanyang nilalaro. Kinakausap at niya. At kinakausap niya kasi ayaw magbigay. Sabi ano na sabi niya? Kuripot yung machine. Mami, mami, please help. Please help, mami. At that time, siguro wala pang medyo kapapano pa lang ng kanyang ina. Oo, ayan. So, Cookie Monster ito. Eh, pero naman, pero sa Regal, nagbibigay pati yung mami. Siguro recent lang naman. Pero pa nagkakapera siya. Na ako dyan. Eh, kung wala naman talaga ibibigay na naman. Pero, maintindihan lang siguro natin. Alam mo, ato na, dati kasi yung babaeng yan, di lagi nang hihingi sa akin nung wala siyang pera. Nagkaroon siya ng mayamang asawa. Alam mo, minsan, nakipag-meet siya sa akin, inabutan niya ako ng pera. Diba? Hindi naman pag-asawa. Alam mo, kumabawi naman siya in fairness to me. Sa kanon tayo sa pupunta kami, nagbibigay talaga kahit sa bahay. Yung baguhan ako dati, ha? Nagigib siya. Kapag meron, at meron naman siyang kakayahan. Oo. Number one, kakayaan naman ito. Number one. Ay, oo. Uy! Ayan, aminado naman siya na kuripot siya. Dali, ikaw nga bumangka dyan. Aminado naman siya na kuripot siya. Kasi minsan nahulugay yung cellphone ko, niloloko. Kung palitan mo dahil swimming pool, eh, endorser siya ng cellphone. Hindi niya talaga pinalitan. Asa, ikaw rin nakiusap, ha? Ayaw talaga. Ikaw na yan, ha? Ito yung hindi nagdadala ng pera. Uy, eto, eto, ayaw ka hard guard ba? Eto, ano, pag nanggagaling siya sa, ano, sa bahay niya sa Ayala, Alabang, pagdadaan sila sa toll gate, yung driver ang nag-aabono, di ba? Teka muna, parang may isang beses chismis din siya dati kasi na, di ba, endorser siya ng isang food chain, no? Isang food chain, no? Uy, may ari din nabalita, siya, no? Oh, nabalita kasi nung wala pa siyang pag-aari nung June na parang inaaraw-araw niyang pagkain doon kasi meron siyang mga privileges, di ba, yung mga GCs, parang ginagamit ito dama. Kahit anong parinig mo, kahit anong, kahit diretsahan talagang dead mo. Pero ito na latest. Ay, may latest, ha? Kaya sobrang yaman, kaya mayaman. Ito na, nagpa-press ko siya lately, na siya ka mga reporters. 4,000 ang bigay niya. Ay! Wow, kita niyo, bumabawi naman. Okay, mali mo naman, may timing. Si Francis, Sinyon invited. Parang lumabel siya kay Mo. Hindi, buong buhay. Bakit ako never minabutan? May malami nandito sa ating listahan. Kayo ba sa personal ninyong pagiging manunulat sa pakikipagsalamuhan ninyo? Sino masasabi mo pinakakulipot na artista? Ako, at sino yung pinaka-generous? Gusto ko na malaman sino yung mister nung ano?
Si no, Martin. Una. Si Martin. Okay. Oh, good friend. Alam mo, talaga nakatanggap ako kay Martin ng regalo isang Christmas. Ah. Tinapay. Oo. What? Okay lang sana kung ano. Hindi, okay lang sana kung tinawag ka agad. Nung matanggap ko yung tinapay, may amag na. Sabi ko talaga kay ano, sabi ko kay Joji, naku Joji ha, nakakaloka that time si Joji dito ang manager. Alam mo, may amag yung ano, tinapay na regalo ni Martin sa akin. Ako naman, sa akin naman, isa sa mga kamag-anak ng mga andyan din. Dating isang child wonder. Nakasabi ko naman ang pangalan niya. Binigyan ka ng Toyo. Oo, binigyan ako. Sabi niya, Charlie, halika, bilis may nilang ako Christmas gift sa'yo. Ganyan, ganyan. Huwag mo nang paalisin yung taxi. Kasi medyo malaki to. Sabi niya ganyan. So dumaan ako doon. Nung pagbaba, pag-akit ko sa kanyang unit, bumababa ako na may dadala akong isang kahon ng Toyo. Ninyo. May Toyo ka naman sa ulo. Sino yun? Ninyo. Tama. Ninyo mula. Tama, si Ninyo. Pero onin. Ako onin, no? Okay, si Ray. Ako ayoko na magbanggit. Pero yung mga ganito, kapag kanal, yung ira kasi ang dami mga kuripo talagang mga artista. Kaya namimiss ko si Nora Honor. Di ba, mga generous yan. Yung mga ira ni Sharon Cuneta. At mga ira na mga ano. Na nakakaalala. Mga ira. Vilma Santos. Hindi, tsaka Ray. Buti ba yung mga ano? Buti ba yung mga sexy stars, di ba? Yung mga sexy stars noon. Mga panahon nila Katrina Paula. Kahit mga 200. Sila pa nga eh, 2000, di ba? Sila pa yung sinasabi natin na hindi sikat na sikat. Sila talaga yung nakakaalala sa mga panahon na kailangan nila umalalad. Masino. Masino. Dali na lalad. Generous din. Oh, itutuloy ni Dali. Huwag kang galala. I'm one of you. Ano, nagtapos na talaga kay Ate. Sabi niya, I'm one of you. I'm one of you. Maraming salamat, June. Thank you. Richard Finlang. Salamat ang marami. Okay, thank you so much. Okay, maraming salamat sa inyo. At narito naman po ang ating Beauty Queen Actress TV host, Miss Rufa Gutierrez. Hey, Machita Christie, I'd like to thank Stephen Deloso for my makeup, Jeff Aramin for my hair, Eric De Los Santos for my dress I'm wearing today, Dr. Vicky Bello, Azure Urban Resort Residences, Avon Jet Fam Perfume. Please follow me on Twitter, I Love Rufa G, and on Facebook, I Love Rufa G, Vivian Sarabia, Micaela Salon, and please get a copy of Mega Magazine, September issue, the fashion issue. Huwag po kayong aalis kasi magbabalik pa po ang paparazzi! Next shot, comedian Tuesday Vargas takes the hot seat. Lahat ng isyong pinupukol sa kanya, sasagutin na sa paparazzi PressCon Express. Ang tumitinding awayan sa pagitan ni Christopher Min at ng komedyanteng si Chocolate, Cici Asatin. Ang mga detalye ng kasong libel na isinampa ng TV host sa komedyante, i-detalye. Di magsisinungaling ang mga ebidensya, ang pinakatatagong relasyon, ibubulgar na. Sino nga ba ang controversial couple na ito? Abangan when we return! Nagsimula lang sa mga blind item. Comedian TV host, di umunoy pasaway. Nagdidiva-divahan hanggang sa tinukoy na ang controversial na pangalan sa likod ng blind item. Si Tuesday Vargas. Bago mag-PO5, nag-usap na kaming dalawa. Na makeup artist. No, kami dalawa ni Tuesday. Okay. Nanganapan, paano bang gagawin natin Tuesday? Kasi isa lang ang makeup artist natin. I live in Cavite, you live in Manila. So ano gusto mo? Mauna na ako lagi dadating sa'yo para at least, pagdating mo, patapos na ako. Kasi siya naman. Yeah. So sumakatuwid, parang yung makeup artist ko na parang, hindi na ako po pwede sa'yo, Wilma, kasi kay Tuesday na ako. Pero mahirap din naman yung makeup artist. No, kasi ang sinabi ni Tuesday rin sa akin, nahawa daw siya sa bading na yon kasi hindi mo raw binabayaran. Ay! May ganun. Pero noong linggo, August 29, mismong si Tuesday na raw ang lumapit at nag-sorry kay Wilma sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Pero all's well that ends well na nga ba sa pagitan ng dalawang TV host at komedyana. Ngayong hapon, handa na siyang sagutin ang matitinding akusasyon laban sa kanya. Diva, pasaway, nananapaw. Ang panig ng inaakusahan, maririnig na. Matapang nahaharap sa Paparazzi PressCon Express, Tuesday Vargas, live!